Magandang linggo ng hapon po sa ating lahat. Ayan, purihin ang Panginoon at tayo po ay muling nagkatipon at nagkasama-sama, bagamat ito po ay virtual gathering lamang. Pero salamat sa Panginoon, nakakatuwa po na binibigyan tayo ng panibagong araw, panibagong buhay, at ang araw na ito ay araw ng pagpupuri at pananambahan sa ating Panginoon. I'm sure ang iba sa inyo ay nandito ngayon, pero kanina marahil ay you join our morning worship at pinangunahan po tayo sa pangangaral ng ating Pastora Lulubel. Ano po? Ang inyong lingkod ay narito para tumalakay sa parehong paksa, no? At pareho po yung talata na atin pong babasahin. Pero I'm sure po magkakaroon ng karagdagang kaalaman para sa bawat isa sa atin. Kaya po, hinihiling ko po na sa loob ng 20 minuto, yan, 20 minuto lang ha, iwanan muna natin yung ating mga ginagawa and let us concentrate, pahiram po muna ng inyong mga pandinig, ng inyong mga tenga, at tayo po ay matuto sa ating Panginoon. Sa hapong ito, ang pag-uusapan po natin ay the procedure of praying together. Ayan, yung ano ba ang proseso kapag tayo po ay sama-samang nananalangin. Siguro, tinatanong nyo rin po yan. Tama ba yung ginagawa ko? O ako ay gumagawa na ng naayon dun sa dapat na ginagawa ng mga mananampalataya? Para matutunan po natin yan, dyan lang kayo at hayaan nyo po na ang inyong lingkod ay magbigay sa atin ng mga kaalaman sa hapong ito. Ang babasahin po natin ay mula sa isang famous, and I would say, isa sa paborito ko pong storya pag pinag-usapan po ay ang pananalangin sama-sama. Ayan. At ito po yung makikita natin sa Acts chapter 12 in verse 5. Ito po ang ating mababasa mula sa NIV. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Pagpalainawa ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Bigyan ko muna kayo ng background about the story. Ano po? Kasi binasa natin verse 5, pero bago dumating dun sa verse 5 at pagkatapos ng verse 5, eh meron pong kaganapan. Ano po? Dun sa ating binasa, nakita natin si Pedro po ay inaresto. At si Pedro ay inaresto, meron pong dahilan kung bakit. At siya po ay parang kumbaga ang purpose doon, no? Kung inyo pong babasahin, ay talagang gwardyado siya at kumbaga ayaw siyang pakawalan. Para siyang si Houdini dahil yung termino ng mga Pilipino na gwardya sarado. That's exactly yung kalagayan ni Pedro. No? Nandun siya sa isang lugar kung saan ay sobrang isolated. Ika nga, ano? Pagkatapos bawat area may gate, tapos may tiga-apat na gwardya. Ayan. So, yung makalabas siya na kumbaga all by himself, imposible yon. Kahit na po siya ay itatakas ng kung sino man, imposible din. Pero alam niyo po, ang nangyari po dito ay isang himala. Isang himala, bakit po? Sapagkat ang Diyos nagsugo ng kanyang anghel. At si Pedro po ay kanyang ginabayan mula doon sa kanyang prison cell. By the way, ha, bukod sa nandun na siya sa pinaka-inner cell, eh meron pa pong tanikala yung kanyang kamay at saka yung kanyang paa. Bagamat meron pang maraming mga gwardya. But to make the story short, aba, eh ginabayan siya ng anghel, pagkatapos ay from one gate hanggang doon sa labas nung syudad. Siya po ay ginabayan ng anghel na ang akala niya nga po ay nananaginip lamang siya. At alam niyo, nakakatuwang pangyayari dito, ito pong binabanggit dito sa talata na ating binasa na yung church, they earnestly pray for him. Alam niyo ba na itong pananalangin na ito ay overnight prayer? No? Nagsama-sama yung church sa isang bahay at magdamag silang nanalangin. At ang Diyos, nung pinakawalan si Pedro, aba, eh napaka-coincident ika nga na si Pedro ay dinala ng kanyang mga paa exactly doon sa bahay kung saan nagtitipon yung mga mananampalataya. Ano nangyari? They were surprised kasi hindi pa po sila tapos manalangin. Aba, nandyan na po yung tugon ng Panginoon sa kanila
si Pedro, no? At yung bata nga na nagbukas ng pintuan at nakarinig ng tinig ni Pedro, siya mismo yung tumawag doon sa mga nananalangin. At ang akala naman ng mga nananalangin, yung bata parang siguro inaantok na, nag-hallucinate na, at mali yung kanya nakita. That they were surprised. They were astonished. Nung makita nila, it was really Peter na pinakawala ng ating Panginoon. Walang gasgas, walang galos, buong-buo. At yun po yung tugon ng Panginoon para sa kanila. Anong ginawa ng church? Yan ang pag-uusapan natin. At samahan niyo po ako. Meron po tayong 7 points. Naku, bihira po ako magbigay ng mahabang mga points. Ano po? Pero ngayon, dahil ang pinag-uusapan natin ay procedure, so hayaan niyo po for the next few minutes ay ibahagi ko po sa inyo ano ba yung procedure kapag tayo po ay nananalangin ng magkakasama. Okay, simulan na natin dahil medyo mahaba-haba po ito, no? Unang-una, acknowledge the need. Ayan. So, atin pong kilalanin na kailangan talaga na manalangin ng sama-sama. Kagaya po ng nangyari kay Pedro. Nung si Pedro ay ikinulong, nabalitaan ng mga mananampalataya, hindi na po sila nag-aksaya ng panahon. They acknowledge the need na sila po ay lumapit sa Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Wala silang kakayahan, they don't have the power, wala silang impluensya. Hindi rin na kayang banggain yung otoridad para pakawalan itong si Pedro. Pero in-acknowledge nila yung pangangailangan that they need to come together at sila po ay lumapit sa paanan ng ating Panginoon. Ang tanong ko po, sa panahon natin ngayon na tayo po ay nasa ganitong kalagayan, no, higit sa lahat, meron po tayong pandemyang kinakaharap at nakakaalarma kasi parang araw-araw po nagiging trend na yung more than 30,000 cases, no? Sa Amerika nga po, 500,000 case in one day. Ganoon kagrabe, talagang napakabilis ng spread nito pong bagong variant ng COVID-19 na ito. So, tayo ba na a-acknowledge ba natin sa mga oras na ito na talagang need natin, talagang kailangan natin na sama-samang nananalangin? O baka naman hanggang ngayon, di ka pa rin kumbinsido at parang sobrang relax ka pa rin at sinasabi mo, I can pray alone. Kaya kong manalangin at tutugunin ako ng Panginoon kahit mag-isa. Totoo naman po, kahit na tayo nag-iisa, ang Diyos dumidinig, ang Diyos ay alam niya kung ano po yung laman at isinisigaw ng ating mga puso. Pero may mga pagkakataon po that as a church, as a group of believers, bilang mga magkakapatid kay Kristo, mahalaga po na tayo ay sama-sama. Ayan, no? So makikita po natin dito, una sa lahat, acknowledge the need. Ayan, at sana po sa oras na ito, akin pong pinamamanhik sa inyo, talagang pakinggan natin, subukan po natin na makisama sa mga panalanginan. Yan man po ay sa mga GC natin, sa mga Google Meet meetings ng ating simbahay group o ng church as a whole o kahit na dyan sa loob ng pamilya, subukan po natin, no? I-acknowledge po natin na ito'y lubhang kailangan sa panahon natin ngayon. Ikalawa po na procedure na makikita po natin, ano, pagdating sa pananalangin sama-sama is the awareness of the situations. Nakikita po ba natin yung sitwasyon sa ating paligid? Palagay ko naman po ay lahat tayo ay mulat sa katotohanan na tayo ngayon ay nasa panahon na talagang napakahirap. Tayo po ay nasa panahon na nakakapagod na, nakakainip na. Ang iba nga po ay natatakot na. Ang iba'y nananawa na sa kanilang mga buhay. And so, I want us to be aware of the situation. Kagaya po itong pandemic na atin pong hinaharap. Tayo po ay mahigit 2 taon na po na nandito. At kung titignan po para tayong yung karanasan ng mga Israelita, paikot-ikot lang, paulit-ulit lang. At marahil ang ilan sa atin na kasama ko ngayon at nandyan sa inyong mga tahanan at kasama ko dito sa broadcast na ito, ay marahil ilang beses nyo nang naranasan yung mga symptoms ng COVID. O marahil
talagang nag-positive na kayo at confirm na kayo po'y nakaranas nito. Paulit-ulit lang. And we need to be aware na walang pwedeng makapigil dito at makapagpatapos nito, kundi ang ating Panginoon lamang. So, the awareness of the situation will actually push us to come together and pray sa ating Panginoon. So, that's the second thing, ano ho? Pagkatapos ng acknowledgement ng need na tayo dapat mag-pray ng sama-sama, we need to be aware of the situation. Pangatlo po, assemble your network. Ayan, ganyan ang nangyari dun sa Acts chapter 12. Nung nalaman nila, they become aware of the situation that Peter, no, si Pedro po ay hindi basta ordinaryong lingkod ng ating Panginoon. At nung panahon na yan, malakas yung kanyang influence at maraming tao talagang nahihikayat sa gospel. At ang church talagang mataas ang respeto sa kanya. Kaya naman, upon learning yung situation, ang ginawa ng mga mananampalataya, they gather their network. Mga kapatid, mas mapalad tayo ngayon. Bakit po? Kasi nung panahon na yon, wala po silang modern communication kagaya natin. Ngayon po, nasa kamay lang natin, ilang pindot lang ay makakarating na kaagad in real time doon sa ating mga kapatiran yung ating prayer request. No? Yung isang pindot lang, bubukas na kaagad yung isang communication line kagaya ng Google Meet, ng Zoom, ng FB Messenger Room para magkita-kita po tayo, magkausap-usap at manalangin sama-sama even virtually. So you need to gather your network. No? O siguro kung hindi mo magagawa yun, gather your family, gather your children, no? Gather your relatives, no? I-gather ninyo yung inyong angkan para sama-sama pong mananalangin sapagkat yan po ang the best na pwede nating gawin ngayon, ang manikluhod at humingi ng habag ng ating Panginoon. So that's number three. Number four, ask for prayer request. Ayan, kapag ka po naandyan na, magkakasama na tayo, hindi po kagad tayo'y raratsyada kagad sa panalangin. Bukod dun sa main prayer na agenda natin, ano po, kagaya ng alam na nating lahat, merong pandemya, at hindi lang pandemya ang dapat natin ipag-pray, no? Pag-pray din natin yung nalalapit na eleksyon, pag-pray din natin yung naghihingalong ekonomiya ng Pilipinas, ipag-pray din po natin yung maraming mga issues pa, no? Surrounding our country, sa church, at iba't iba pa. Pero may mga prayer request din pong personal, no? So pag nagsama-sama, whenever you come together, whether in person or online, you ask for prayer requests. Hingi po kayo sa inyong mga kagrupo ng mga prayer requests, no? At yung prayer request, dalawa po yan. Yung una, pag binahagi, dapat impromptu, ipapanalangin po yan dun sa group prayer. Pero may pangalawa. Yung pangalawa, take home or assignment. Yan. Dahil alam mo na kung ano yung prayer request ni kapatid number one, kapatid number 2, 3, 4, 5, 6, o gaano man kayo karami, as long as you can remember it, or mas makabubuti po, isulat natin. Sulat natin yung mga prayer requests na yan. Nang sa gayon, meron kayong point of follow-up. Pwede niyong kumustahin. Kumusta ba, sister? Ano na nangyari? Kumusta yung pinapanalangin natin? Tinugo na ba ng Panginoon? Kumusta yung prayer item para sa iyong kapatid? Gumaling na ba si ganito, si ganyan, no? The other day, naka-receive po ako ng isang answered prayer mula sa isang kapatid natin. I will not mention the name. Ito po ay isang prayer request na napakatagal na since, I think, 2015. No? 2015. At merong legal aspect. So sa madalit salita, we pray about it and we constantly pray for it. Pero, mahirap makita kaagad yung katugunan kasi nga mayroong legal procedure. But finally, after 7 years, no, salamat sa Panginoon, talagang napakabuti ng ating Panginoon na ngayon po ay binigyan na ng katugunan. Minsan ganun, minsan kailangan ng 7 years, minsan kailangan ng 17 years, or sometimes it takes a lifetime. Pero ang mahalaga po, tiyak, ang Diyos natin tutugon. Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong manghinawa,
tuloy-tuloy lang sa pananalangin dahil ang Diyos po natin ay tapat sa atin at hindi niya tayo pababayaan. Okay? So huwag kayong manghinayang, no? At huwag kayong mahiya din na magsabi at saka humingi ng prayer request. So ano po yan, ha? Reciprocal, no? Hingi ka ng prayer request, you also share your prayer request. At, naku, may pakiusap naman po ako para po sa mga humingi ng prayer request, lalo na po dyan sa ating GC, no? GC ng church, GC ng simbahay. Eh, babalik naman po tayo para mag-update. Ayan. So, halimbawa, yung pinagpipray nyo na may sakit. Aba, i-update nyo naman po yung mga nagpipray kung gumaling na ba. Okay? Para naman, tapos na yung kanilang pananalangin, they will rejoice with you. O baka naman yung pinagpipray nyo ay binigyan ng eternal healing ng Panginoon. Kinuha na pala ni Lord. Pero tahimik ka lang. Pray pa rin sila ng pray, Lord. Pagalingin mo, pagalingin mo. Eh, wala na pala yung tao. Hindi ba? Nakakalungkot naman na yung iba po, they just post a prayer request and then they don't care about it anymore. Okay? So, mahalaga po yan and it develops our relationship with one another. Number five. Ayan, punta na tayo dun sa number five. Administer regular prayer session. Ayan, pagkatapos po na makuha yung mga prayer request na yan, meron na kayong point para lagi na kayong magtitipon-tipon para manalangin. Kasi alam yung isang tanong ng mga hindi sanay na nanalangin, ano yung pagpipray ko? Bakit kailangan tayong magpray ng sama-sama? Paano magpipray? Anong ipapanalangin? No? So they thought walang ipapanalangin. Naku po, napakarami. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa atin, pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. Sapagkat marami po tayong dapat ipanalangin, no? Eh, sama nyo na po sa panalangin, ha, yung mga pastor natin, no? Sapagkat ang mga pastors po ay frontliners din. Frontliners din. Hindi lang po frontliners literally, frontliners spiritually. So, palagi nyo po kaming isasama sa inyong mga panalangin. Kung paano ang mga pastor ay ipinapanalangin ang mga miyembro, eh, ipinamamanhi ko rin po sa inyo, kagaya po ni Pablo, ipanalangin nyo kami. Isama nyo po kami palagi sa inyong mga panalangin. Kahit hindi ko po kagrupo, ha? Hindi ko kasimbahay, eh isang church po tayo. O, hindi ko ka-local church, eh isang church tayo. Kahit hindi kayo taga-MMIM, please pray for me. No? Magpanalanginan tayo sa isa't isa. Mahalaga po yun. At nakatutuwang isipin, kung meron po tayong regular prayer session, ay nakaka-encourage po ito sa atin na talagang merong Diyos na hindi nagpapabaya sa atin. Okay? Dalawa na lang at matatapos na po tayo. Number six, appreciate those who participate. Ayan. Tuwing meron po tayong prayer session, nako, ito, napansin ko po, huwag pong magagalit yung iba sa akin. Ano ho? If you feel you're guilty about it, take it as God's rebuke. Hindi po ako namimintas. This is an observation. May mga pagkakataon po sa mga prayer sessions na nagiging pagalingan. Hindi po ito display ng atin pong skills, no? Yung pagalingan sa pananalangin, wala pong ganon sa ating Panginoon. Minsan din meron sa mga prayer sessions na nagiging chismisan, no? Yung mga prayer request inilalabas doon sa grupo na 'yon at naikukuwento sa iba at nagiging iba ang kulay. Ako, iwasan po natin 'yan. I-take po natin yung mga prayer request na yan as confidential. Unless yung tao na yan na nag-ask ng prayer request ay isinier publicly, no? Yung kanyang prayer request o yung kanyang resulta, then you have the freedom to share it with others or hingi ka ng pahintulot sa kanya. Yan, okay? Kaya lagi ay i-appreciate po natin lahat ng mga sumasali kasi sakripisyo din po yan, no? At risk din yan. Bakit? Kasi nag-o-open up ka ng bahagi ng buhay mo para maipanalangin nila. So you always appreciate, hindi lang yung leader mag-appreciate dun sa mga members sa you appreciate one another. Mahalaga po yon kasi mas gaganahan tayong manalangin kung alam natin na appreciate ng mga kasama natin yung ating effort. Okay? Punta tayo dun sa pinakahuli, pang number seven, affirm God's promises. Whenever we pray together, lagi nating tatandaan ang daming pangako ng Diyos pagdating sa panalangin. Siguro po ang isang suggestion ko,
bago matapos po yung mga prayer sessions, magbasa ng isa o dalawang talata na magbibigay paalala dun sa mga nagpipray na hindi sayang yung kanilang pananalangin. Whether it is a overnight prayer, a simple group prayer, o anumang klaseng prayer session ito, sumitas ng isa o dalawang talata para lalo tayong ma-affirm pagkatapos ng prayer session, sasabihin natin, may Diyos na duminig sa ating mga panalangin. Nawa po, ngayong hapon na ito, kayo po ay natuto at muling na-encourage na tayo po'y patuloy na sama-samang manalangin dahil yan po ang pinakasandata natin ngayon bilang mga mananampalataya. Hindi man tayo nagkikita-kita physically, pero pwede tayong magsama-samang manalangin virtually. Purihin ang Panginoon sa atin pong gawain ngayong hapong ito at ang aking dalangin, patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon.